as na ng gold na hinahap. Ito yung Spirit of Alpha, kumonekta, at mukhang nakaka-preheat lang na naman si Sai. Pwesto ah, ng RR2 Kaito, pero galing sa likod, Mythic Seal, parang naantabayanan doon. Itong si Mingguin, pero si Mingguin pa yata yung mapapag-iwanan. Surprisingly ay nasustain na lahat ng yun kasi may clutch na heart guard nga. At makakahanap pa ba ng bawi ngayon ang RR2 Kaito? Yung isa sa mga hinala ko na walang mangyayari sa Mythic Seal hanggang di nagle-level 4 si Justin. Pero hindi ko in-expect na magiging online sila ng ganito kabilis. And now, CCP. So kung sa core na yon may ganun ng interaction, paano pa dun sa jungle na dapat lamang kabilang isang alpha na bigla kang in-earlyhan ni Kent? Tignan mo to, oh. Retreat bigla. Oh, na-freeze ni Mingguin. Whoa! Pero AOG! Kumonekta pa din at mukhang makakalastit pa si Justin. Circling Eagle ginamit na rin dito. Netong si X-Nova. Wait. Pero mahanap niya lang yung sarili niya sa loob nung talagang mga higop na ginagawa. And makakakuha na naman ng kill si Ken. Pero mabubuhay ba si Denjiro? Hindi! Double kill para rito kay Ken. Makakastack si Sai. Pero hindi na yata lilipad. Nag-attempt hanapin si Justin doon sa likod. Pero mukhang may ipit pa yata siya kasi nandito na si Zippy. Glorious Pathway ginamit na rin. Namataan ko nasa si Denjiro. Smack niyo Frigid Glacier. And Denjiro, siya makakakuha ng Turtle. Pero ilalaban na ito ng Mythic Seal. Gusto nilang suburin yung mga miyembro ng RRQ Kaito at si Ferds. Hindi na yata nila patatakasin pero mabuti na lamang daw at may Guiding Wind. Na-shieldan at nabigyan ng extra second to escape. Para mabuhay pa na si X-Nova mapapanish. Kanina pa ito binabato ng bola ni Zippy sa likod. Naliparan niya ata! Naliparan! Ay hindi! Basic attack lang yun! Napunish ni Justin. Natimingan lang dito, pero si Sai ngayon makakatalon pa ba siya? Paalis! Meron pa nga siyang ulti. Kana pa ang RRQ Kaito dito ng mga openings. Which I think is the right thing to do. Pero dapat yun nga lang, handa ka. Ready ka sa pwedeng consequences kung pumalya yung approach mo. Now Ken, 2v1, now a 2v2. May umabot na heart guard. Primal Wrath ay sasaluhin lang dito ng Mythic Seal at papasok na naman si Ken kasi meron ding outer guard. Tantong patuloy pa rin yung sinasabi nating kwento from that lazy esports vs AI. Natututo yung kalaban, natututo yung Filipino team, pero iba pa rin yung galaw ng Mythic Seal. Oo, kasi ito mo si Ferd. Now na sumusolo-solo efforts ang RRQ Kaito, hindi nagbago yung focus ng Mythic Seal. Same pa rin. Wait, Zippy! Oo, hindi naman ikinasa ang heart guard sa ngayon. Nakabawi rin naman ang buhay, nakaagaw doon sa creeps. Glorious Pathway kinomit. And grabe yung reserba ni Justin doon sa heart guard. Kaso nga lang, nahanap yata siya dito ni Sai. Hindi ko alam kung nakasito, baka for the first time actually makita nila or natin na sa makipagsabayan na nga si Sai. Kasi ito na, sisimula na nga nila in-overwhelm gaya na sabi natin kanina. Pero Frigid Glacier na ko, kukonekta sa marami, pati yung Spirit of Alpha. Pero Ken, ang makukuha niya ay si Denjiro pa nga. Dilipad na ba si Sai? Mukhang hindi muna. At balik sa Lord Objective para sa Mythic Seal. Pero medyo sumasakit, kumakati yung damage ng Arang Duke Kaito. Hindi nila pinibitawan ito. Sai, mapapatubas si Sides. Pero makukuha nila yung Lord. Kailangan na mag-out Mythic Seal. Nandito na si Sai. Hinahabol yung mga low. At makakahanap pa siya ng isa. Onto si Des. At eto na yung pagbawi ng RRQ Kaito. Parang pinapakita lamang nito yung bunga ng 5-0 na hawak-hawak ni Sai. Yung advantage na hawak-hawak na niya. And speaking of, eto na naman. As na ng gold na hinahawak. Kung nasan si Ken? Up to this point. So ilalaban ba nila ito? Alam yata nila na medyo malayo pa yung iba at andito na nga yung pag-commit. Kaso nga lang yung Spirit of Alpha kumonekta at mukhang nakaka-preheat lang na naman si Sai at naparami yata yung tatamaan niya. Kaso nga lang si Zippy, mabubuhay ba siya dito? Double kill para kay Sai. Napakasakit na rin yung damage niya. Mythicra mula kay Justin. Pero makakayanan ba ito ni Zippy? Makakayanan niya yung isa pero hindi yung iba pa. 2-4. A complete wipeout na pumapabor sa RRQ Kaito! Mukhang game 3 to, Bri, naamoy ko na kasi ang tagal pa bago lumabas ng huling miyembro ng Mythic Seal. 15 seconds para kay Sides. Dahil lang doon, na-turn around ng RRQ Kaito, we're going to game 3! At mukhang nahanap na nga ng RRQ Kaito. Talagang gusto lang nilang magpakitaan. Kasi katulad na lamang yan, papasok si Ken dito. Dalawang medyo maukulat na miyembro at sasaluhin niya na yung damage na yun. Pero last insanity, may iwasan dito ni Ken. Sinundo ni Exo. Oo, basta't makuha lang nila yung kahit hindi na sa sarili kills. Yung malinaw lang na parang kuha nila yung panalo despite it not reflecting in terms of numbers kasi ngayon
Contrast noon, RRQ Kaito, commit kung commit. Inalaban talaga nila ito dito sa Turtle Pit. At ang makakakuha na naman noon ay si Denjiro. Pero medyo sinusustain kasi na Mythic Seal. Yun ay kita natin na laban. Last Insanity though, panggabumula na nga rin sa kanya. At makukuha niya yung kill kay Ken. Si Yellow Flash, inabutan din siya. Justin, mag-isa na lang. May flicker pa. Pag-ibaboy lang, huwag masunog. Kasi alam niya hindi sila pwede mag-commit eh. Diba? So now, Kaito, almost 3,000 gold ahead. Wait lang, bad timing yata. Naku, nawalan na siya ng Mythic Seal kanina. Sila pa nga yata ngayon yung gustong makabawi din ng objective kontra sa RRQ Kaito. Pero kakayanin ba nila ito? Paparating na si Nasai at napakaganda ng bagsak ng AOG. Kaso nga lang, naging harap-harapan lang sila dito ni Sai na inikutan si Sides. At double kill na nga para sa gold laner ng RRQ Kaito. Ito yung mahirap sa sustain lineup, sa DOT lineup, damage over time. Minsan, iniisip mo, magsusurvive ba ako dito or parang mababurst ako? Kasi nga, di ba, nasabi natin, parehong lineup ito ngayon, na ginagawa nila ito, nagpa-5 split sila, 4-1, but now wait, see this, very low. Uy, natutunaw siya rito ha. May revitalize naman siya, nasusustain kahit papano. Pero Worldy, kinumit na rin, curtain call, napagdikit silang dalawa. Pero si Mingguin, siya yung mahanap dun sa bandang likod, kaso masusurvive niya pa nga yata. At lumipad si Sai with a crossbow of tang. Hindi nabit, nabitin ng kaunti pero na-finish off niya pa din. Yung kill on to Justin, ngayon si Yellow Flash, triple kill na. Sa bottom lane ang ibinigay ng RRQ Kaito. Glorious Pathway, teka lang, inilapag na rin. Nabasag na yung unang inhibitor turret ng Mythic Seals. Dodo lane pa nga yata nila dahil pupunta na rin sila dito sa top lane. Ken todo depensa. Pero kakayanin ng RRQ Kaito yun. Nakuha na nila yung dalawang inhibitor turrets. Dahil oh, sa bilis lang na yun. Nawalang bawi, di ba? Kasi I think at this point, ha, naramdaman na ng Mythic Seal, hindi lang sa team fight, hindi lang sa actual gameplay, pati na rin yung scoreboard. Ramdam nila parang, wait lang ha, hindi na to pwede ha, wala na bawal tayo mag-trade. Trading at this point is a bad idea for Mythic Seal. So ngayon, kita nilang down sila almost 10k, down sila ng ilang tore, sobrang daming tore na buong mapa. Tapos pati ngayon, no, team fight to. Manggagaling naman sa gilid si Purge. Tapos nakalipad si Sai. May vengeance si Yellow Flash pero hindi pa rin siya sasapat. Dedepensa si Zippy sa abot na kanya makakaya. Kaso nga lang umabot yung Circling Eagle doon ni Exnova. At nandito na ang susunod na wave ng RRQ Kaito. Eto na nga ang kanilang pag-push tungo sa tagumpay. At makukuha nila ang serye 2-1. I don't know kung back-to-back MVP performance to para kay Sai. Pero parang ganun na nga.